Good morning, guys. What's up sa inyo, mga kasubsob, no? It's a good day, no? Maliwanag yung araw natin ngayon. So, na-feel ko na mag-vlog. Medyo malinaw siguro yung video natin at medyo naririnig niyo ako ng maayos para dun sa mga nakapanood na ng mga huling video ko. Medyo malabo yung videos natin tsaka yung audio ngayon siguro medyo malakas na kasi ibang cellphone yung gamit ko. Shout out dun sa mga nagpapa-shout out. Hindi ko na kayo matandaan lahat kasi yung ibang nagpapa-shout out, syempre araw-araw may nagpapa-shout out. Yung ibang comments nila natatakluban na, so hindi ko na maalala yung mga pangalan nyo, so shout out sa inyo lahat. Para dun sa mga bago pa lang dito sa ano natin sa channel, ako po si Lloyd. What's up sa inyo, mga kasubsob? Yung ibang tao tawag sa akin kasubsob, yung iba idol, yung iba master, ganun. So ayoko po ng ganun. Nahihiya po ako kasi hindi naman ako masyadong magaling sa ganito, no? Nagsishare lang ako ng mga experiences ko, no? So mga susunod na magtatanong sa akin, sana ang tawag nyo lang sa akin tol or bro or pre, mga ganun lang. Para kaburks lang tayo, guys, no? Ayun po, nitong mga nakarang araw medyo naman problema ako kasi medyo marami nang nagtatanong, no? Kasi I've been vaping for almost 4 years now. And for the past 2 years na nagbablog ako, maraming nagtatanong sa akin tungkol sa build na tungkol sa build ng bawat mod, no, ng mga mod nila, kung anong magandang build sa ganito for cloud chasing, ganun. So naisip ko, isulat na lang silang lahat sa ano, sa notebook, tapos ipakita ko na lang sa inyo lahat yung ginamit ko nung yung 4 years experience ko na yon. Bibigay ko sa inyo lahat ng ano, ng build na ginamit ko. So ano, medyo ano kasi, araw-araw kasi, parang almost, 20 to 30 na katao yung nagtatanong, no? Yung iba, yung mga nasagot ko na, magtatanong ulit. Kasi, syempre, iba nagbabuy and sell ng mod, diba? So, nagbabago-bago din sila ng mod. So, pati yung build, nagbabago-bago din. So, ngayon, sinulat ko na dito, no? Sorry for the bad penmanship. Yan. So, ayun na, guys. Para doon sa mga, may vape na ganito. Single bat variable, 100 watt and below. Ayan. So, ako, dun sa 4 years, ako mapapansin nyo pala, guys, yung mga nakasulat dito, puro kantal lang, no? Kasi, ako kasi, yung nag-vape ako, simula nag-vape ako hanggang ngayon, puro kantal lang talaga halos gamit ko. Magkakaroon lang ako ng special wires like Fuse Clapton or Alienware kung may nagbibigay or may extra pera kasi, hindi naman kasi ako yung bumibili talaga minsan kasi masyadong mahal. Lalo ngayon may inflation rate, no? Para dun sa mga apektado ng inflation rate, no? Ngayon, puro kantal lang to. Para dun sa mga nagtitipid pero gusto mag-cloud chase, gano'n. So, ayun. Teka, paipak muna. Ayun. Single bat variable, 100 watts and below. Ang paki-post na lang kung hindi nyo mabasa para makita nyo lahat. Yon. Single bat variable, 100 watts and below, dual coil. Ang binibuild ko ay 0.40 kantal, 6 loops, 3mm guide. Yung 3mm, yung guide yon, yung diameter yon, yung butas, yung pinapasukan ng, yung pinapasukan ng bulak, yun yung 3mm guide, yung diameter nung bilog. So, yon. Ayan, 0.40 kantal, 6 loops, 3mm guide, dual coil. Tapos sa single coil naman, 0.50 kantal, 5 loops, 3mm guide, single coil. So, ayun yung tatandaan nyo. Pag dual coil, itong sa taas. Pag single coil, itong sa baba. So, ayun, sa RTA yan and RDA, no? So, kahit ano, RTA, RDA, RDTA, ganun. Tapos, ayun yung sa single bat variable. Tapos, sa 150 watts variable and above, tsaka single bat mechanical mode, kung mapapansin nyo, ito yung build ko nung nakaraan. Yung nag-suggest ako ng build, ito rin yun. So, sa dual coil, 0.60 kantal, 5 loops, 3mm guide. Tapos, sa single coil ay 0.70 kantal, 7 loops, 3mm guide, single coil. So, ayun. Safe ba to sa lahat? Safe tong mga isinulat ko kasi syempre ayoko naman may mapahamak sa inyo. Next. Ayan.
series configurated mix. Series yung dual bat siya kasi may doon sa dual bat may series configuration tapos may parallel configuration. So ito yung sa series. Malalaman niyo naman yun eh pag bumili kayo. Sasabihin naman sa inyo kung series or parallel yun. So ito yung build na ginagamit ko para sa cloud chasing, no. Parang kasi sa akin ito na yung sagad eh. Na safe tayong lahat. So ito. Series configurated max dual coil 0.50 cantal 10 loops 3mm guide. Tapos sa single coil 0.60 cantal 8 loops 3mm guide. So ayun, post nyo na lang para makita nyo guys. Tapos sa parallel config max, ayun, dual coil 0.60 cantal 4 loops 3mm guide. Tapos single coil 0.70 cantal 6 loops 3mm guide. Kung papansin nyo, dun sa single bat na ano na mech, tsaka dun sa parallel mech, halos parehas lang, nabawasan lang ng isang loop. Kasi mas ano eh, mas safer gamitin para sa akin yung parallel mech. Kasi dalawang battery sila nagtutulungan. Na halimbawa, yung isang battery, tinutulungan niya to isa para hindi masyadong ma-stress. So, compared dun sa single bat. Kaya okay lang na bumaba yung, ano, yung resistance ng coil nyo. So, ayun guys, i-review nyo na lang. Para dun sa, para dun sa mga magtatanong ng build, no. Ito na yun lahat. Ito na yun lahat na ibibigay ko sa inyo. Kasi, ano, yun nga, sorry, medyo madami na yung nagtatanong, no. Yung iba, hindi ko na masagot. Lalo ngayon, wala akong phone. Nanghiram lang ako ng phone para makapag-vlog. Ito, sundan nyo tong video na to at sana nakatulong. Guys, maraming salamat sa suporta. 1K subscribers na tayo, no. Sana next ay 10,000 naman. Woo! Nagpaparapol ako pag nag 10,000 na tayo. Alright, guys. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Vape on, guys.